up dreamers, magpalang araw mga ka-dreamer. Welcome po sa ating channel. Nandito tayo ngayon para ibahagi sa inyo ang ating activity ngayon sa roofing. Kung paano maglagay ng siroho ayan sa roofing, kung paano biyakin ang yero. Ayan po ang mga gamit na kailangan natin. Lapis, metro, o yung tubo, matibay, or kahoy, tie wire. Ayan. Ayan po ang ating mga gagamitin. Gunting. Ayan. Magbibiyak tayo ng yero na pang siroho. Nagagamitin natin para matapos ang project. Ito po. Kailangan natin ng lapis pang marka sa yero. Ito po. Ang lapis, ang mamarka natin. Saka ang metro, ang panukat. Gagawin natin panukat, ang metro. Ayan. At saka ang gunting, gagamitin natin sa panggatla dun sa guide sa tie wire na gagamitin natin sa pagkat. Ito, tie wire, importante sa gagawin natin ngayon. Yan ang hihiwa dun sa yero na ating inalagay sa siroho. Yung kung paano siya bibiyakin ng diretso para hindi na natin gupitin. Ako meron dito yan. Kailangan natin ng kapirasong kahoy, matibay, pagtatalian ng alambre. Dapat yan dalawa mga ka-dreamer. Isang medyo maliit. Kung may piraso ng angle bar o bakal, pwede din. At saka yung isang medyo mahaba. Meron ako dito halimbawa itong papel. Ito yung yero. Nakita ko lang sa inyo ang haba ng yero natin na bibiyakin, 10.20 meters at 11.20 meters. Bali, naka-splice siya. Dugtong ang yero na yan. Ay kung ating gugupitin yan, napakahirap gupitin yan. Kaya gagawa tayo ng paraan. Makikita nyo. Example ko lang ito. Halimbawa, ang sukat ng siroho na kuha natin, ili-layout dun sa yero ay nasa halimbawa. Yan. Si 0.15. Yan. At 0.15. Halimbawa lang. Yung siroho. Imarka lang natin yan doon sa ibabaw. Yan, imarka natin gamit ang lapis yung 0.15. Yan. Meters. Yan, yan. Halimbawa dyan. Dyan tayo. Dito. Tapos, imarka rin natin doon sa kabila, sa dulo. Ano kung saan yun yung opposite. Yung kabilang dulo. Doon natin ilalagay ang isang marka. Ayan. 0.15. Para align siya ating ilalagay na tie wire doon sa dulo mamaya. Ayan. Pag namarka na natin yan, susunod natin, lagyan natin ng gatla parang guide yung may marka natin na siyang magsisilbi na doon mahihiwa yung yero doon banda. Ayan. Doon din sa dulo, kailangan medyo may katla rin siya ng maliit. Na doon natin i-insert, ipapasok yung yung alambre, yung tie wire, na guide. Doon. Pagtapos natin yan, puhunin natin yung pagtatalian nating kahoy, yung medyo maliit. Kahit angle bar, or basta't matibay siya, hindi siya mapuputol. O halimbawa itong sinulid to eh. Halimbawa, yan yung timer. Yan. Is pulupot lang natin ang ganyan doon sa kahoy. Tapos medyo ikuan mo para hindi lang. Para may siya, may tibay. Na hindi siya kumapyos doon sa kahoy. Putin lang natin. Tapos yun ang ilagay doon sa ilalim. Ayan. Pag ganyan. Kailangan yung tie wire ay nasa ilalim ng yero na ating hihiwain. Ganito. Sasalpak dun sa gatla nung ating hiniwa na yero. Yan.
Tapos maisalpak yan. Ilalagay dun sa ibabaw ng yero yan. Yan yung nasa dulo ng ating ikakat. Yan, yung magsisilbing ano yan, guy, para hindi siya bumaliko. Saka yung dito, yan, isalpak natin yung sa may harap. Dali naman natin doon sa mahabang kahoy natin na kung saan ito yung iaangat natin. Gamit ang puwersa, ang braso, dito banda. Yan ang iaangat natin. Halimbawa ay paganyan. Oops, oops. Naku, bumalikot. Sa papel lang yan, mga ka-dreamer. Pero pagdating sa yero, maganda ang cut niya. Andito, pakita natin sa yero na. Ganito, mga ka-dreamer, yan. Ang ginamit lang namin dito ay walang ibang matalyang kundi yung gunting na lang. Isinabid namin doon. Inulupot namin yung tie wire sa gunting para mahiwa namin yung yero. Makikita nyo pantay yan. Pantay na pantay ang pagkakakat niya. Ayan. Ayan yung panglagay natin sa zero. Mas maganda, mga ka-dreamer, kung mas mahaba yung pagtatalian ng tie wire na ating panghiwa para less yung force na pagbatak natin. Kailangan less ang force niya, mas mapwersado kasi pag maiksi. At kailangan dalawa din, mga dreamer. Kailangan dalawa at may taga-apak doon sa likod kasi mahirap naman mag-isa. Mas maganda talaga yung body-body system para hindi magalit ang safety. Magalit ang safety pag hindi body-body. Yan lang. Putol na. Yan, mga ka-dreamer. Yan lang, mga ka-dreamer. Ito ang ating finish project na. Ayan, makikita nyo. Malinis niya. Ready for turnover na siya. Nakabit na natin ang mga siro. Kaya doon nagtatapos ang ating tutorial ngayon. At maraming salamat sa inyo, mga ka-dreamer. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa ating mga bagong video. Salamat! Paalam!